It's 12 o'clock. Ang ating ngayon ay lulutuin Italian food. Inisip ko kasi kung spaghetti o bigas. Pero ang lulutuin natin ay cuttlefish. Yung baby cuttlefish. Yan. Pamilya siya ng puset pero cuttlefish siya. Yan yung may matigas ha. Sa likod na may matigas sa likod. Yan o. Papakita ko sa inyo. Ito yung may matigas sa likod. Ito yun o. Yung nakuha sa likod niya. So it's cuttlefish siya. Gagawa tayo ng black pasta. Ang tawag sa Italiano ay spaghetti nero. So, ang ingredients, kailangan natin ng kamatis, kailangan natin ng sage, salvia, tawag din na, prezzemolo o parang kitchay sa atin, bawang at sibuyas. So, bawang at sibuyas. Yung puti yung gagamitin ko. Then, meron tayong second plate. Ang ating second plate ay salmon. Salmon in padella. Piprito siya. Pero arosto style. Meron siyang rosemary. At saka bawang. Tuturo ko sa inyo lahat yan. Kaya huwag kayong alis. Manood lang kayo kung paano siya lutuin. Okay? So, hugas ako siya. Ngayon, tuturo ako kayo kung paano linisin yung cuttlefish at paano kunin yung black ink niya. Yung ink niya, yung tinta niya. Okay? So guys, linisin natin yung ink. Ililipat ko lang yung cam doon sa lababo para matuturo niyo kung paano lutuin. A few moments later, guys. So guys, how to clean cuttlefish? Yung tsaka kung paano mo kukunin yung kanyang black ink. So tutulak mo lang yung kanyang ito, tinatapo na to. Tapos sa pinagtanggalan, ibuka mo siya. Tapos hilahin mo. Ngayon, ito na yung kanyang balat. Hugasan yan. Makikita nyo doon sa bituka, meron siyang ink. Ayun o. Ito yung ink niya doon sa bituka niya o. Yan yung kanyang black ink. So, kailangan natin yan sa pagluluto ng pasta. Kunin lang natin. So guys, ito na yung kanyang tinta. Ilagay mo ngayon dyan sa lagayan. So, yun na yun. Kung paano linisin. Tapos to, tatagalan mo lang siya ng mata, tsaka yung kanyang bibig. Yan. Tatagalin mo lang yung kanyang pangil. Then, kailangan mo ng gunting. Tatagalin mo yung mata niya. Yung bituka, putulin mo na lahat yan mula sa ilalim ng ulo. Then, yung mata niya, tatagalin mo. Kasi ayaw na mga Italiano ng mata. So, guys, ito na siya. Wala na siya mata. Tanggal na yung kanyang bibig. Yung kanyang pangil. So, yun lang. Ganun lang kadali maglinis niyan. So, this is yung ink niya. Kunin natin lahat yung ink niya bago natin siya linisin. So, makalalabasan niya pag nalinis, tatanggalin mo naman kasi yung balat niya. Yan o.
Pag-asa mo siya. Pag-asa mo siyang maigi. So, kaya na po siya. Malinis na. Lalagay mo siya sa isang lalagyan para sa paghihiwa mamaya. Dito. Then yung ulo. Hugasan mo lang mabuti. Siguro din yung tanggal yung mata. And that's it. Ayan na siya. Yan yung paglilinis nung isa. Pero marami pa tayo lilinisin. Tapos, hugasan ko muna yung gulay natin bago ko gayatin. Okay? So, stay put lang kayo. Babalik ako paggayat ng gulay. At saka nitong paggayat ng cuttlefish. Okay? Diyan lang kayo. So guys, nalinis ko na yung mga gulay na nahiwa ko na. Papakita ko sa inyo yung ingredients at iluluto ko na. Okay? Sa pagluluto, kailangan natin ng olive oil, paminta, yung cuttlefish na nilinis ko na at ginahit ko na. Kailangan lang malalaki gayat para makita siya. Kamatis, yung ink ng cuttlefish, bawang, red semlo, sibuyas, salvia, at saka yung siling labuyo. So, kailangan natin yan. At munti ko na makalimutan, kailangan natin ng concentrated na tomato. Yan yun. Okay? So guys, simulan na natin ang pagluluto. Kailangan lang natin ng kaldero. Ayan ang kawali. May as usual aluminum na kawali. Lagyan natin ang, buksan natin pala ang apoy muna. Okay. Medium lang ang apoy. Ihulog na natin ang olive oil. Abundant. So, una natin lulutuin na yung sauce ng spaghetti. Buksan na natin yung tubig para mainit. Pagparating na ang ating mga kakain, tsaka natin siya ihuhulog yung spaghetti. So guys, habang pinakukulo yung mantika, yung olive oil, lagay mo yung bawang buo. Lagay mo din ng sili, labuyo, hatiin mo lang. Apat na butil yung hinati ko. So, kuloy lang natin siya. Pero hindi natin susulugin kasi papait. Lagyan lang natin ng tempo. Huwag kayong magmamadali sa pagluluto. Let it cook. Bawat bagay may kanyang oras. So, may ating olive oil. Nakita nyo naman, nakulukulo na siya. Napapasin nyo, buo ako maglagay ng bawang. Kasi, kinakain ko yung bawang. Tsaka, dito sa Italy, talagang sa Europe, dyan yan sila mag-gisa. Tapos kasi, tinatanggal ng mga European yung bawang. Kung mga Pilipino tayo, we eat garlic. Ako, lalo na ako, nangangain ako ng garlic. So yan. Remember, huwag mo siya susunugin. Okay guys. Ang una natin yung hulog. Yung
Cuttlefish. So, unahin natin yung kanya mga galamay. Kasi mas matagal siyang maluto. Papupuloyin lang natin siya. Sa inyo, medium lang yung apoy para huwag mabigla at syempre magtitibaltikan kasi. Kasi at kung baby cuttlefish siya, madali naman siya lumumbot. Ngayon, habang piniprito nyo niya, ilalagay nyo yung salvia, sage. Kasi pampapaw siya pagtanggal ng lansya. Pero mamaya tatanggalin natin yan. Pagluto na yung ating nandiyan si Mrs. Naglilinis siya ng banyo. Luto nyo lang siya na konti. Then umamoy nyo lang ang nahamoy ko ng bago. Atay nyo, berding-berding na yung olive oil. Lagay nyo yung sibuyas. Ayan. Pagluto na yung sibuyas, yan, pwede nyo siya laksan yung apoy. Pwede nyo na isama yung ibang cuttlefish. Guys, kung naamoy nyo lang ang naamoy ko. Paminta. Halo lang, panghalo. Yan. Makita nyo. Luto na siya. Lagay nyo ang isang kutsara na tomato paste. Concentrated siya. Concentrated na tomato. Pero mas marami, mas masarap. Mga dalawang kutsara yun. Siya dumalak sa apoy. Yum. Wow, look at that, guys. So, lalagyan mo ngayon ng kamatis. Lalagyan mo siya ng sabaw ng may katubig na pinakukulo natin. Yung galing dito sa pinakulong ng itatubig. Ayan. Isa mo lang siya.
halo ka lang ng halo. Tagalin mo yung mga tinikit niya kasi pampalasa naman yun. So guys, ngayon tatagalin mo na ngayon yung salvia. Kasi nagawa na niya yung kanyang trabaho. Yung tanggalin yung lasa, tanggalin yung lasa ng pagkain. Amoy salvia siya guys. Ang sarap ng amoy niya. So tanggalin mo lang siya. Yan. Ituloy mo lang yung kamatis. Hayaan mo lang siyang gumisa. Another water. Kasi pag nakikita nyo naiiga, siyempre, lalagyan nyo siya sa sabaw. Igigisa lang natin siya ng mga ilang minuto. Mga 10 to 15 minutes ng mahinang apoy. Okay. So, low heat. Tapos konti-konti lang yung tubig. Huwag nyo siyang igahin. Okay? A few moments later. Okay guys, ihanda naman natin ngayon ang second plate. So nasabi ko sa inyo, kailangan natin ay salmon sa second plate natin. Kamatis, sibuyas, dalawang butil na bawang, pretsemulo, at kaunting rosemary. Hindi natin lalat yan, kaunti lang. So oven salmon ang ating lulutuin. Baked salmon. Ika nga. So ihanda muna natin yung isasalsa natin doon sa salmon. So kailangan natin ang pinong bawang. Kuha tayo ng kutsilyo mas mati. Tatari lang natin. Pino-pino. Then kunin mo, lagay mo siya sa tasa. Then yung pretsemulo. Binawasan ko na konti yung pretsemulo ng first plate natin. Pino din. Lagay mo din sa tasa. Yan. Then sibuyas. Kailangan din natin ng pinong sibuyas. Pino. Yan. Then kailangan ng paminta at olive oil. So buhusan mo ng olive oil mga kalahating baso. Okay. Lahat natin. Then ready na po siya. Kunin mo yung pagbibikan mo. Tagalin mo natin ito. Kumuha ka ng aluminum foil. Ilatag mo siya dyan. So
Yun ang hati niya. So guys, haloy mo na konti yung ating ginawang salsa. Lato mo sila rin. Okay. Asin na pino, yung ating salt, so yung salt sa ilalim. Konti lang. Ilatag mo yun yung fish. Baliktaran para magkasya. Titignan-tignan mo yung niluluto mo. Baka masunog. So guys, that's it. Ngayon, lagay mo sa ibabaw yung ating iba pang lahok. Naka-minimum naman yung ating niluluto. So, sa-ide mo lang. And then, kailangan mo siya ng paminta. Buksa ko lang, baka tumapon kasi may mantika yung sa kamay ko. Okay. A little bit of salt. Konti-konti lang sa asin. Okay. Then, balik tayo dito. Kunin mo rin isang kalan. Kailangan mo naman ng kamatis sa palibot. Hatiin mo lang yung kasi yung kamatis dito naman matamis. Lagyan mo lang siya ng kamatis by coat para sa pagbibake. Salit na. Pag-garnish. Masarap din yan. In-oven na kamatis. Na sa parting chan. Okay. Evenly. So nagpe-prepare ako ng second plate habang nagluluto ng first plate. Okay. So that's it. I-oven natin siya ng 200 degrees ng 15 to 18 minutes. Okay? Balik tayo sa niluluto ko isa. Ililipat ko naman yuli yung cam. Okay guys? Okay, balik tayo dito sa first plate natin. Sa ating cuttlefish na niluluto sa black pasta. So, nakita nyo, kumunti na yung sabaw niya. At malambot na malambot yung ating cuttlefish ngayon. Kasi baby cuttlefish lang naman siya. Ngayon, meron tayong mait na tubig. Guys, dagdagan natin uli siya ng tubig. Mga isa't kalahati. Then, if you remember,
Ito yung ink nung puset. So, kuha lang ng kutsilyo. Nasa 20 gram yung kutsilyo. So, nasa na. Hindi ko na makita. Ito. Bagong kutsilyo. Bubutasin lang natin lahat yung ink. Okay guys, bubutasin ko lang. Kailangan natin ang tinidor. Kasi madulas siya. Yan. Butas na. So guys, butas na siya. Lalagyan mo siya ng maita tubig. Isang sandok. Then, haluin mo lang. Isapasahin mo siyempre para lumabas yung ink. Total butas naman siya. Ibuhos mo na siya dito. Yan. Then, keep on stirring. Tama siya? Itim na siya. Habang hinahalo mo yan, paitim yan ang paitim. So, ngayon yung ating ngayon, mag-a-add tayo ng asin. Hinay-hinay lang sa asin, guys, ha? Mas madaling magpaalat, mahirap magpatabang. So, 1 teaspoon of salt. Iodized salt. Tama na yun. Kasi yung pasta naman, lalagay din natin yung pag nagpapakuluan ng asin. So, ganyan lang siya. Mamaya mapapansin nyo, itim na siya. Okay. Pabayaan lang natin. Ngayon, lulutuin natin lang siya ng mga 4 minutes bago ko ilagay yung pasta. Kasi, yung pasta naman mamaya pa ay papakuluin. Kasi parating pa lang si anak. Yung anak ko. Kaya, maganda kasi parating sila, inihulog na yung pasta para kakain kayo mainit. Okay? Bubuksan ko naman yung oven para doon sa lulutuin natin second plate. Yung oven na salmon. Ito na siya. Ito. Ibe-bake natin sa salmon. Tapos yung rosemary, iputol ako ng ilang piraso para papabango. Lagi lang yun sa ibabaw. Yan. Sa pagitan. It's only for aroma. Okay? Sa pagitan. Hindi ko makita yung pagitan kasi siksik na siksik. Yun. Siksik mo lang siya. Okay? So guys, buksan ko lang yung oven. 200 degrees for 15 minutes. Tapos, papakita ko sa inyo ang mga finished product. Later. Guys, bukas na ating oven. Mainit na siya. Lagyan na natin yung salmon. So, naka-time siya ng 20 minutes 200 degrees. Kaya wait lang natin. Tapos yung ating nilulutong first plate malapit na rin. Okay, sabay-sabay ang maluluto. Okay? So guys, mainitin natin tubig. Lagyan natin siya ng rock salt. Rock baby, rock! Rock salt in my heart.
Mga dalawang kutsara. Then, lagyan lang natin siya. Kunin mo yung sandok ng pasta. Brush it. Ito siya, yung sandok ng pasta. Kunin mo yun yung pasta. Huwag tayo spaghetti kasi halo-halo siya. Dali, chef, pahingin yung spaghetti, dali. So guys, ito yung ating pasta, yung spaghetti. 7 to 8 minutes ang kanyang cooking time. So, lulutuin natin siya ng 7 to 8 minutes. So, apat kami. 100 grams per person. So, kailangan natin ng 400 grams. Mga, tansya lang yan. Kasi, sanay na ako. Alam ko na yung tansyahan. So, yung natira, lagay natin siya sa lagayan. Para sa next cooking. Tabi lang natin. Tapos itong aset, tabi lang natin. So guys, kung napapasin nyo, hindi tayo nagbabali ng spaghetti. Kasi para sa mga Italian, it's a sin. Ayaw na ayaw nilang babali ng pasta. Kung ano size niya, yun lang siya. Lagyan mo lang din ng halo yung ating sauce. Ito mo siya, oh. It's black. At saka hindi po siya nalulustak yung ating spaghetti. Kahit patagal ang luto. Kasi iba nga ang pasta rito. Galing siya sa grano duro. Wako sa Tagalog yun. Grain. Matigas na grain. So, tapang lang natin ito na sila. Then, ilabas natin yung ating salaan. So, i-ready lang natin kasi 7 minutes na yan. So, guys, every 2 minutes, 3 minutes, haluin nyo naman, syempre, baka magdikit-dikit. So, hintay lang natin siya na mga 7 minutes. Naka-ready na naman to. Keep warm lang naman to. Minimum na minimum yung apoy niya. Mahinang mahina. Okay? Wait lang natin maging ready yung ating pasta. Guys. At babalik tayo ulit. So guys, check natin yung ating pasta. Madali na siyang maputol. Okay, it's perfect. So, sasalain na natin siya. Kunin mo ang pot holder. Kill the fire. Salain mo. Then, ilagay mo agad sa sauce. Then, haluin mo lang. Ito na ang ating black pasta. Habang mainit,
Ihalo natin ang ating prezzemolo. Masarap yan ng hilaw. Oh, ang bango. Kung naamoy nyo lang ang naamoy ko. Then, guys, this is it. Yon. And that's it. Iwanan mo yung sandok. Luto na din yung ating kukunti yung black niya kasi mga baby ano yun eh, baby cuttlefish, hindi pa sila masyadong nakakakain. Pero kung nabili ko yung malaking cuttlefish, itim na itim yan guys. Pero mas masarap kasi yung baby. Yan, kita nyo ang timing. Kanuluto lang ng pasta. Dumating na ang ating si Kuya Nico. Nico. Ciao. Kakain na tayo, eksakto. Tapos, luto na rin ang ating second plate. Ito po ang ating baked salmon. Nakita niyan, yan ang timing. Pero una mong kakain ito, kaya nga first plate eh. Okay guys, una muna namin kakainin yung black pasta with cuttlefish. Tapos, second plate, yung salmon, na baked salmon. Sisigurado yung sa inyong masarap to. Kaya palagi manonood, mamayang gabi, magluluto ako ng tinochuhang orata. Hindi ko lang alam sa Tagalog kung ano yung orata, basta isda rin yun. Tinochuhan, kalimitan ginagamit yun sa bungos. So, palagi kayong manonood at tatapusin nyo. Click the thumbs up and make a comment. Huwag kayong mawawala sa aking page. Ang hindi manood, uutangan ko. Kakain na! Okay, tatawagin ko na sila. Nanonood sila kasi ng Korean drama eh. Bye-bye! 1, 2, 3, come on! Ubos lahat. Ubos.